morning mga bro. So welcome back again to our YouTube channel. Another week, another month. So very normal. Ayan, papasok na tayo sa trabaho. This time kasama natin si Mrs. Ruben. For the past 3 weeks kasi mga bro ay pumapasok na siya sa trabaho. So yun yung laging ginagawa namin ni Mrs. Ng late. No, mas maaga ng konti syempre mga bro. Sa laging oras na pagkalis natin. So ngayong umagang ito mga bro ay papasok ulit tayo sa trabaho. Papasahan ko si Mrs. Ihatid natin siya sa trabaho. Then mamayang hapon dadaanan din natin siya. So ito yung very normal na buhay mo natin po dito sa Italy. So si Mrs. nakikinig ng music ng kanyang mga katrabaho para daw pagtatanong mo na kapag kay Bossy para kapag nagmarites sila never akong diyan nakaka-relate. So yun lang bro, dito natin na siya iwanan, then babalikan natin siya muna. Ciao mo rin, love you, ingat ka. So yun mga bro, ay atin na natin si Mrs. sa trabaho. Ngayon tayo na lang magbibiyahe papunta ng trabaho natin. More or less mga bro, umbiyahe natin ay mga 30 minutes o mahigit siguro. By the way mga bro, officially nga pala dito po sa Italy ngayon ay spring na. And also mga bro, nagbago konti ng oras dito. Umabanti kami ng isang oras po dito sa Italy. So yun mga bro, update dun sa mga trabaho natin dito po sa Italy ay magiging maganda na po yung sitwasyon ng mga trabaho namin. Actually mga bro, sa trabaho po namin ay nangangailangan din sila ng mga tao. Di ba nabanggit po natin nung mga nakaraang video natin na may mga marami po kaming kasamahan sa trabaho, especially po dun sa apartment namin ay marami pong umalis na dahil nga po nakahanap sila ng mga ibang trabaho. So ngayon po talaga ay kailangan talaga ng mga trabahador. So yun mga bro, marami po tayong kababayan na nagtatanong din, subscriber talaga. Galing po tayo sa labas ng Italy at bago galing po tayo ay kung pwede na ba tayo magtrabaho sa loob ng factory. Depende po sa klase po ng factory. I mean, meron pong mga procedure na kailangan na gawin or may mga instruction na kailangan na gawin. Kailangan po ng medyo nakakapagsalita na po o nakakaintindi ng Italian language. Kaya yung mga kababayan po natin na nagtatanong na kung pwede ba daw sila sa pabrika namin. So sa ngayon po, sorry po dahil unang-una po yung mga hinahanap po sa amin ngayon ay may mga experience na regarding sa mga trabaho dun sa specific na pwesto na gusto nilang kunin po. So yun mga bro, ano nga ba yung mga giging trabaho natin pagdating natin dito sa Italy? Tulad nga sinabi natin mga bro nung mga nakaraan video natin na ang kalimitan po na magiging trabaho po ng mga Pilipino or mga OFW dito po sa Italy ay mga trabaho po sa loob ng bahay or yung mga kasambahay na pinatawag. Marami ka po kasing klase ng trabaho ang magiging trabaho natin sa bahay. So hindi lang po kasi tayo magiging kasambahay. Kaya iba-iba rin po kasi yung maaring maging trabaho po natin. So, depende na po dun sa usapan natin, dun sa mga magiging amo natin. Pag-usapan natin kung ano ba yung mga magiging trabaho natin sa loob ng bahay. O yung tinatawag na yung stain, kumbaga gagawin natin lahat na po ng trabaho sa loob po ng bahay. Kumbaga tayo po yung mag-maintain lahat ng paglilinis, ng maaaring pagluluto. Pero yung mga bro, ang advantage nga po ng bagay na to ay wala po tayong babayaran na kahit anumang gastusin. Kasi nga, di ba, nakatira nga tayo sa loob ng bahay.
maging yung ating pagkain na hindi natin babayaran dahil tayo na mismo ay kakain ng yun. So kung saan tayo nagtatrabaho, especially mga bro, kung ang trabaho may stay in at may kasama mo ang pamilya at may tinatawag po na may pabahay kayo, ibig sabihin po ay may isang bahay na para sa inyo talaga na binigyan ng amo. So yun mga bro, napakalaking advantage po ng bagay na yun dahil dito po sa Italy marami po tayong mga kababayan o yung sitwasyon na meron po silang sariling bahay, although ang trabaho po nila ay stay in. Meron din po yung tinatawag na lunggo horario. Kumbaga, papasok tayo sa umaga, pero uuwi rin tayo sa hapon. Depende rin sa usapan natin mga bro na kung ilang oras tayo magkatrabaho sa bahay. Base rin sa experience, dahil nasubukan ko rin po magtrabaho ng lunggo horario. Pumapasok po tayo ng 8 ng umaga, so lalabas din po tayo ng 1 or 2 ng hapon. So depende po sa usapan niyo po sa hapon. Gusto lang pong i-share sa inyo na itong among ito ay nagustuhan niya po yung way na pamamalansya ko. Before po kasi ay nag-aral po ako sa Maritime School at natuto po ako magplansya ng damit na talagang alam niyo po yung may linya talagang perfect. Dahil po sa school, di ba, obligatory talaga na maganda yung pagka-plansya o maganda yung ayos ng damit natin noong time na yon. So nagustuhan po ng amo yung pamamalansya ko po dati. So yun po. At meron din yung tinatawag siyempre na pag nagtatrabaho tayo sa loob ng bahay ay yung part-time. So itong nabanggit na po natin ito nung nakaraan na part-time dahil meron po tayong iba't ibang amo sa isang araw. Kumbaga, depende po sa usapan natin kung anong oras po tayo magtatrabaho. Pwedeng 3 oras, pwedeng 4 na oras, o pwedeng 2 lang. Then, lilipat po tayo ng mga bahay. So, marami po tayong kababayan na sa bagay na to ay marami po masisipag na talagang sa isang araw po talagang isang mayroong 4 o 5 amo talaga. So, nagtatrabaho po sila daily ng more than 12 hours minsan yung mga trabaho po nila. So yun mga bro, and also yung pag nagtrabaho po tayo sa loob ng bahay, mga duties po natin iba-iba rin po. Meron din caregiver, kumbaga nag-aalaga tayo ng matanda. At depende kung usapan nyo rin kung kailangan nyo rin bang iayos ang bahay o linisin ang bahay. So depende po mga bro yung mga usapan. And also meron din yung mga babysitter. So kasi marami po dito mga bro, kaya kaysa nga mampanit ng mundo mga bro, diba? Minsan marami tayong kababayan talaga na magmula bata pa talaga ay babysitter na ng batang ito. Kagaya po nung meron din akong kaibigan na talaga nung bata pa yung kanya pong inalagaan hanggang sa nagdalaga na po siya, pero talagang itinuring din siya talagang pamilya nitong batang ito. So hindi na ho bago yung ganitong istorya, diba, sa ating po mga Pilipino kahit saan naman tayo pumunta. Mga babysitter o yaya ng mga inaalagaan natin ay pagdating nung lumaki sila ay talagang nagiging close talaga sila nung bata. Mayroon din isang klaseng trabaho dito na sa gabi tayo nagtatrabaho. Meron akong din experience sa bagay na to na tawag sa trabaho nito ay patulog. In the sense po na kung mayroong kasasamahan na isang matanda sa bahay. Pero yung naging trabaho ko po ay meron po talaga nagtatrabaho sa tanghali. Sa gabi po ako pumupunta. So yun po yung naging experience ko rin sa pagkatrabaho sa gabi. So yun mga bro yung magiging, pwede natin maging trabaho. At marami pa pong iba na mga pwede natin maging trabaho sa loob ng bahay. And ang maganda dito mga bro, especially talaga pag mayroon kang pamilya, ay makakuha ka po nung tinatawag na pabahay. Napakalaki po yung matitipid po natin pag nakakuha po tayo ng mga trabaho tulad ng ganito. So kung average po na babayaran natin sa bahay ay 550 euro. So tanggal na po yun sa ating pong expenses. So napakalaking bagay po yun. And yun nga po, tulad ng mayroon pang mababayaran na gas, na kuryente, tubig, at maging yung pagkain natin minsan, libre na rin dahil pag natatrabaho tayo sa loob ng bahay, doon na rin tayo kumakain. Sineshare ko po itong bagay na ito dahil po ito po yung kalimitan talaga na nagiging trabaho po ng mga OFW po dito po sa Italy. Ito pong mga trabaho po sa pabrika ay limited din po talaga sa mga bagong dating talaga. Sabi nga natin, ang mga nagtatrabaho po minsan kasi sa mga loob ng pabrika ay yung mga medyo nagsasalita at mga nakakaintindi na po ng Italian language. Sa
trabaho, kailangan din natin talagang magipag communicate dun sa kung ano yung mga trabaho natin. Sa panahong naman po ito, ang malimit po na mga nakakapasok na po sa pabrika po ngayon ay mga kabataan talaga. New generation po ng mga kabataan po dito sa Italy, na kumbaga yung mga anak na ng mga naunang OFW po dito. So sila po yung mga nakakapasok na po sa loob ng pabrika. Misa po talaga yung edad din ay tinitignan na rin po ng pabrika. I think naman po kahit saan naman punta ako ng mundo, na tinitignan din talaga yung edad. Kumbaga, sabi nga natin nung karambili natin, more than 50 na tayo, or sa mga minsan kahit 40 lang, talagang tinitignan na po ng mga amo yung bagay nito. So yun mga bro, kung may mga katanungan pa ho kayo regarding sa mga trabaho po dito sa Italy, so please comment po down below para before po tayo pumunta po rito, para hindi po tayo mabigla. Ano ba talaga yung magiging trabaho po natin po dito sa Italy? Tulad ng sinabi nga natin kanina, so suggest ko po lahat po ng mga kababayan natin na nakakuha po nung Decreto Pulusi, pagdating nyo po dito sa Italy talaga ay maglaan po kayo ng panahon para mag-aral o pumasok sa school para mag-aral po kayo ng Italian language. Kasi po sa una po talaga, marami pong mga trabaho na kahit may documents po tayo na hindi po sila tumatanggap ng mga hindi po nakakapagsalita o nakakaintindi ng Italian words. Not necessary po na maging perfect po yung Italian natin, pero ang ibig kong sabihin po ay kaya po natin magkipag-communicate sa mga trabaho po natin. So may mga kababayan din talaga tayo na nadi-discourage po talaga na pagdating po nila dito sa Italia ay baga bumabalik din po sila kung saan po sila galing. Lahat naman mga bro, lahat naman mga dumating po dito sa Italy ay dumaan sa ganitong proseso. So suggest ko po sa inyo talaga na maglaan po kayo ng inyong pong time para mag-aral po ng Italian language. Okay mga bro, ito na, tapos na yung trabaho natin ngayong umaga. So yun mga bro, ito lang yung simple lunch natin today. Yan. Dahil nga hindi tayo nakapag-prepare ng bahan natin kagabi. So, pizza. Ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo mga bro, may mga fabrika o factory, meron silang pinipi-prepare na lunch sa mga trabahador nila o sa mga workers. Or, may mga factory po na nagbibigay ng tinatawag po naming bonapasti o yung coupon, na meron po siyang amount na nakalagay. So ito po yung pwede natin gamitin na pambili ng mga pagkain. So tulad po ng binilihan po natin kanina, kung tumatanggap po sila ng coupon na to, so pwede na po ito natin gamitin, or dun sa mga supermarket po. So yun lang mga bro, kasi nga diba minsan napakalaging bagay na yun natin iisipin yung babaunin natin or pambili ng pambaan ng pagkain natin. So yung amount, yung total amount na binibigay na nila ay minsan kasi naging between 100 to 200 euro. So mga bro, diba napakalaking bagay na yun. Kumbaga sa isang buwan pwede na nating pambili yun ng pamalengke natin. Na ulit tayo sa city. So hintayin na lang ating sandali si Mrs. dito. At mamaya mamamalingki tayo ng konti mga bro. Wow! So yun lang nga bro, yun lang mga nakuha natin. Oh, malapit na tayong matapos mga bro. Parang selecta sa atin. Okay. So ito mga bro. So malapit na kasi ulit ang Holy Week, kaya uso na ulit itong mga ganito dito sa Italy. Usually para sa mga bata tong mga to, pero
Pati minsan mga matatanda, bumibili na rin to. Konti na lang. Binili mo, may abot na 150. Ito din naman tayo nag-grocery last week. Hindi ako na. So, okay na mga bro. Tapos na kami. Okay, so dito na tayo mga sa bahay ulit mga bro. So, ito yung mga napamili natin. Malapit na matapos si Mrs. Pero ako, tatakbo tayo saglit mga bro. Okay, so, pero may iwan na kayo dito. See you, doon po mga bro. So let's eat. Tapos natin mag-shower ng konti. So yan mga bro, after ito yung magiging dinner lang natin, sabi ni Mrs. Dahil ang tawag dito, appetizer lang. So dito na kami sa living room kumain para mag-dun ng TV. Okay. Ito lang mga bro yung dinner namin ngayon. Yan. So yung mga gulay-gulay, may chicken, may tinapay. Ito ang pangalan niyan. Update sa paghinakain natin. Guarda. Kasi sa gabi minsan hindi na rin kayo masyado kumakain kasi ng kanin. Pero pag kumain naman kami talagang madami naman kami kumain. Lalo mga bro pag ang ulam natin na yung mga adobo, sinigang. Yan, mga sinigang. Talagang napapakain tayo ng maraming kanin mga bro. Kung ano-ano mga bro yung mga kinakain natin, tingnan nyo. Ito ay bruschetta. Kasi ito mga bro, yung kakainin mo siya with ayun, yung tinapay. At konting dessert. Yan. Strawberry with pana. Ano bang pana? Whipped cream. Whipped cream ang flavor, pero ice cream siya. Oh yeah! Simple lang talaga. Pero meron pa tayong dessert mga bro. Okay mga bro, so I think... Boy. Yes! Ako ba na mo? Anyway mga bro, dito natin tatapusin itong video natin today. Tapos na ulit yung buong maghapon natin. So ito yun lang po mga bro, yung simple na buhay natin dito sa Italia. So, wala naman talagang special. Importante mga bro ay happy tayo every day. Okay mga bro, so tapusin natin itong video natin ngayong araw na to. At once again po salamat sa panunod nyo sa channel natin and patuloy po na pakisupport po yung channel natin. Okay, so and also mga bro, kung may mga comment kayo na o suggestion na mga topic na gusto nyong i-video natin o gawa natin ng video. So, please comment below po kung ano po yung nais nyo at yung suggestion nyo po na gusto nyo makita dito po sa Italy. Okay mga bro, so once again, salamat po ulit at mag-ingat po kayong lahat. God bless po sa inyo pong lahat. See you po next video. Ending. No. Okay mga bro, see you po next video.